dahil sa iyak ng sanggol na engkanto. Madaling araw nang namakauwi si Gomer sa kanyang kubo na nasa gitna ng kanilang sakahan. Paikis-ikis ng kanyang lakad dahil sa sobrang kalasingan. Mag-iisang buwan na buhat nang iwanan siya ng nobya dahil nabuntis ng kanyang matalik na kaibigan mismo. Hindi man lang niya namalaya na matagal na pala siyang niloloko na mga ito. Para siyang pinagsakluba ng langit at lupa nang malaman ang lahat tungkol sa mga ito. Ganun na lang yata siya katanga sa paningin ng mga ito. Minahala at ibinigay niya lahat para sa kanyang nobya. Ngunit baliwala lang dito ang 5 taon nilang pinagsamahan. Kaya hindi agad madaling malimot ng kanyang puso dahil sobrang lalim na ng kanilang binuusa ng relasyon. Marami na rin siyang pangarap para dito. Ngunit sa isang iglap ay nasira lamang ang lahat. Nang mapadaan siya sa isang puno ng balete, ay may narinig siyang iyak ng sanggol. Napahilamos pa siya sa mukha. Kinusyot niya ng ilang beses ang mga mata upang masigurong totoo ang kanyang narinig. Kahit lasing siya, ay alam niyang nasa masukal na daanan siya at walang kabahayan doon. Napatingala pa siya sa isang puno ng balete sa bandang kanan ng kanyang dinadaanan. Pamilyar sa kanya ang lugar. Wala talagang kabahayan sa bandang iyon. Kung isa kang tiyanak, huwag mo akong tinatakot. Dahil hindi na ako natatakot sa kagaya nyo. Huwag ako. Tsaka huwag ngayon. Masakit na ang puso ko. Pero isyo pa kayo mga lamang lupa kayo! Sigaw niya. Biglang tumahimik ang paligid. Tumahan ang iyak ng bata, kaya napalabi siya habang nilingon ang malaking puno ng balete. Ganyan nga, matuto kayong rumespeto sa taong lasing. Wika niya at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pakanta-kanta pa siya habang sambit ang pangalan ng dating nobya. Hindi niya pinigil ang kanya mga luha. Hinayaan niya itong umagos upang maibisan ang bigat na dinadala ng kanyang puso. Pagdating sa kubo ay diretsong tulog na siya at kinabukasan na nang magising siya. Naroon ang nanay pasita niya na nagtitimpla ng kape para sa kanya. Oh, gising ka na pala, Gomer. Mukhang nalasing ka na naman ng sobra kagabi ah. Sambit ng kanyang ina. Napasarap lang ng kwentuhan ay, sagot niya. Nahilot niya ang kanyang sintido dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Nais siyang bumangon ngunit maging ang kanyang katawan ay sobrang bigat din. Kaya bumalik na lamang siya sa pagkakahiga. Oh, bakit? May hangover ka ano? Mukha nga na eh. May lagnat yata ako. Kinapapa ng ina ang kanyang noo at nakumpirma nitong may lagnat nga siya at sobrang taas. Kumuha mo na ito ng dahon ng sili sa bakura ng kubo at pinakuluan. Pagkatapos ay pinainom na iyon. Pinagluto rin siya nito ng makakain bago nagpaalam na manguha ng gulay sa kanilang sakahan. Mabilis lang din itong nakapamitas na mga gulay kaya bumalik agad ito sa kubo para magpaalam nang bumalik sa kanilang bahay na nasa baryo. Sigurado ka ba talaga dito na okay ka lang, Gomer? Walang mag-aalaga sa iyo dito. Saad ng kanyang ina. Oo, Nay. Maayos na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya huwag mo na akong alalahan ni Nay. Bakit kasi ayaw mo pang umuwi sa bahay? Talaga bang ikukulong mo na lang ang sarili mo dito sa sakahan natin? Nay, kaysa naman pumakita ko doon araw-araw babaeng salawahan na perwisyo sa buhay ko. Hanggat kapitbahay pa rin natin ang babaeng higad na yun ay, hinding-hindi ako uuwi sa atin. Mas pipiliin kong mabuhay ng mag-isa sa gitna ng gubat kaysa masira lang aking araw tuwing makita ko ang mukha ng Judas at ng babaeng higad. Anak,
Marami pang babae sa mundo. Hindi siya nag-iisa. Lalong hindi siya kawalan. Bakit ba apektado ka pa rin? Hindi na ako apektado ah. Alam ko na maraming babae dyan ah. Kaya lang, galit nga ako sa kanya eh. Tsaka masakit pa rin. 5 taon akong umasa pero ano? Napabuga na lamang ng hangin ang ginang. Ramdam nito ang hinanakit ng anak sa dating nobya. Alam nitong makakalimot rin si Gomer pagdating ng panahon. Ngunit alam din nito na matagal bago maghilom ang sugat na dulot ng pagtataksil ng babaeng iyon. O siya, sige anak. Huwag na natin pag-usapan ng babaeng iyon. Basta kapag handa ka ng umuwi, ay umuwi ka lang. Uwi ka nito. Patuluyan ang nagpaalam. Kailangan pa nitong magluto ng panangalian para sa mga karpenterong nagkukumpone ng kanilang sirang kusina at bubong. Naiwan muli siyang mag-isa sa kubo. Nakatulog siyang muli, ngunit tila naman bangungot sa kanya ang iyak ng batang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang panaginip. Maging ang puno ng balete na dadaanan niya galing sa bahay ng malayong kapitbahay at kabarkada niyang si Hernani. Sa tuwing magigising siya ay nagtataka siya kung bakit iyon lagi ang sumasagi sa kanyang panaginip. Ano bang uri ng nilalang sanggol na yon? May kinalaman kaya sa dinaramdaman ko ngayon ang sanggol na yon? Tanong niya sa kanyang isipan. Inaapoy na rin siya ng lagnat at wala siyang matawag para mag-alaga sa kanya. Sigurado siyang kinabukasan pang muli dadalaw ang kanyang ina dahil abala rin ito sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Kaya pinilit niyang bumangon para basain ng tubig ang kaperasong bimpo. Kailangang maibsa ng sobrang init ng kanyang ulo at liig. Nawala na ko ng boses. Buong araw siyang walang kain at halos buong araw rin siyang tulog. Kinabukasan ay nadatnan siya ulit ng kanyang ina at ama na inaapoy ng lagnat. Mabuti na lang at kasama ng ina ang kanyang ama kaya may alalay sa kanya. Napagpa siya ng kanyang ina na dalhin siya sa albularyo dahil pagaramdam nito ay hindi simpleng lagnat lang ang kanyang naramdaman. Pagkarating sa bahay ng albularyo ay tinignan agad siya ng matanda. Lolo Fernando, tingin niyo po ba simpleng lagnat lamang ang karamdaman ni Gomer? Kasi pagkaramdam ko hindi bumababa ang lagnat niya eh. Ani Aling Pasita, ang ina ni Gomer. May mag-asawang engkanto ang nagustuhan si Gomer dahil sa kakaibang katangian niya. Sagot ng matanda. Nagustuhan? Tapos mag-asawang engkanto? Kunot noong tanong ni Aling Pasita. Oh, nagustuhan siya. Kaya nais na mga ito na kuning ninong si Gomer sa binyag ng kanilang anak. Nagkatingin na mag-asawang Aling Pasita at Mang Simon. Nabahala sila para sa kanilang anak na binata. Alam nila ay hindi magandang ideya ang magpaglapit sa mga ito. Paano mo naman nasabi yan, Lolo Fernando? At saka paano nakilala ni Gomer ang mag-asawang engkanto na iyon? Takang tanong ni Aling Pasita. Tatanungin kita, Gomer. May narinig ka bang iyak ng sanggol sa gitna ng gubat? Tanong ng matanda sa kanya. Napapikit lamang ang mga mata ni Gomer habang nakatango sa matanda. Nagulat ang mag-asawa at tinanong kung paano iyon nangyari. Nag-alala rin ang mga ito para sa kanilang anak na binata. Natatakot sila na baka kung anong gawin ng engkanto sa kanya. Nung nakarang araw na galing ako sa kanila Hernani sa ilalim ng punong balete malapit sa ilog. May narinig akong iyak ng sanggol. Akala ko tiyanak. Sinaway ko pa iyon, kaya biglang tumahimik. Kwento niya. Kapag ka ganoon, tumahimik ka lang dapat o di kaya sabihin mong gawin kang ninong.
sumasama ang loob nila sa iyo, kaya ka nakaratay ngayon. Bumalik ka doon at sabihin mo na payag kang maging ninong sa anak nila. Alam mo ba ang isang malaking pribilehiyo ang magkaroon ng inaanak na engkanto? Sigurado akong sasagana ang buhay mo nang hindi nyo mamamalayan. Eh, anong gagawin ko ngayon, Lolo Fernando? Puntahan mo ang nasabing lugar. Sabihin mo payag kang maging ninong. Humingi ka rin ng paumanhin dahil hindi mo naintindihan ang nais nilang ipahiwatig. Sinunod niya ang bilin ng albularyo. Pinunta niya ang puno ng balete at sinabi ang bilin ng albularyo. Walang tumugon. Wala ring may kahinahinalang bagay o nangyari. Normal ang lahat. Maging ang ihip ng hangin ay normal din. Nasabi tuloy niya sa kanyang sarili na nagmumukha siyang baliw. Matagal siyang nakatayo doon sa pag-akalang may kung anong nilalang ang magpapakita sa kanya para kausapin siya. Ginutom siya sa kakahintay. Ngunit walang kahit anong ganap. Napahilamos lang siya sa kanyang mukha at napangiti sa sarili. Nagmumukha naman akong baliw nito eh. Sambit niya bago nagdesisyon na umalis doon at bumalik na lamang sa kubo. Wala na siyang lagnat dahil ginamot na iyon ng albularyo. Hindi rin niya masasabing huwad na manggagamot ito dahil pagkadampi pa lang ng kamay ni Lolo Fernando sa kanyang ulo ay ramdam agad niya ang bigla ang paggaan ng kanyang pagaramdam. Maghapon siyang tulala dahil hindi siya mapakali sa sinabi ng matanda. Nagugulan siya kung maaari ba ang bagay na iyon o pinagluloko lang siya nito. Kung magiging ninong man siya ng sanggol na engkanto, paano siya pupunta roon? Bakit hindi nagparamdam kanina ang nasabing mga magulang ng elementong iyon? Napaisip rin siya na baka dahil lang sa labis na kalasingan kung kaya't kung ano-ano ang kanyang naging hallucination. Lumipas ang 3 araw at wala namang kakaibang nangyari. Walang may nagpaparamdam sa kanya, kaya tuluyan na niyang kinalimutan ang tungkol sa mga elemento. Tinutukan na lamang niya ng kanyang atensyon ang kanilang palayan na siyang nakaatas sa kanya. Hindi niya na inisip pa ang tungkol sa sanggol hanggang sa tuluyan na niya itong nalimot. Ngunit isang araw ng Biyernes iyon. Maagang nakatulog si Gomer dahil sa maghapong sub-sub sa pagtatrabaho sa kanilang palayan. Pagkapikit ng kanyang mga mata, ay diretsyong nawala agad ang kanyang ulirat. Ngunit sa isang iglap lang, ay nasa isang lugar agad siya na hindi pamilyar sa kanya. Napakalawak na bakura na puno ng dekorasyon. Mga mamahaling mesa at upuan ang nakahilera. Sa harap ng bakuran ay isang modernong mansyon na tila kalahati ng materyales ay kumikinang na ginto. Mayroong naroon na tila ba mga abala sa kani-kanilang trabaho at walang pakialamanan sa isa't isa. Wala man lang nakapansin sa kanya kanina pa nakatayo at nakatunga nga roon. Napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit siya napunta roon. Wala man lang kahit isa sa mga bisita ang nagka-interes, nalapitan siya. At nag-atubili din siyang lumapit sa mga ito para magtanong. Dahil pagaramdam niya ay hindi siya maintindihan ng mga ito. Mapuputi at ang tangkad na parabang mga dayuhan. Ang ganda ng mga kutis. At maging ang mga buhok ay kakaiba ang kulay. Nananatili lamang siyang nakatayo kung saan siya naroon. Hanggang sa may tumawag sa kanya mula sa likuran. Buti at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Wika ng isang baritonong boses. Boses pa lang nito ay halatang malaking tao na. Nang lingunin niya ito ay hindi nga siya nagkamali.
Isang matangkad na lalaki na may kulay gintong buhok, bughaw na mga mata, at sobrang tangos ng ilong. Wala nga itong linya sa ilalim ng ilong. Sa kanya lang ito nakatiting maging ang babaeng nasa gilid nito. Ganon din ito, sobrang puti, matangkad at maganda. Katulad ng mga itong walang linya ang ilalim ng ilong. Kanlong ng babaeng isang malusog na sanggol na nakatawa pa habang nakatingin sa kanya. Hindi pamilyar sa akin ang lugar na ito. At saka hindi ko rin maalala kung bakit ako napunta rito. Wika niya na naguguluhan. Sabi mo hindi ba payag kang maging ninong ng anak namin? Tanong ng babae. Napagtanto niyang ito ang sinasabi ni Lolo Fernando na mga engkanto. Napatingin siya sa sanggol. Ito malamang ang magiging inaanak ko, sa utak niya habang nakatitig dito. Ikaw bang aming espesyal na panauhin ngayong gabi? At isang kagalakan ang magkaroon ng kumpare na katulad mo. Ani pa ng babae. Ako nga pala si Bal, at ito ang aking irok na si Laria. Ito ang iyong inaanak na si Lila. Ani naman ng lalaki. Nanginginig ang boses niyang sumagot. Natatakot pa rin siya dahil hindi pamilyar sa kanya ang ganitong uri ng mga elemento. Kahit anong isip niya ay hindi niya matandaan kung saan siya dumaan para makarating sa lugar na ito. Kaya mas lalo siyang nag-alala kung saan naman siya dadaan para makauwi. Ayaw mo ba kaming makilala? Tanong ni Bal. Hindi po. Kinagagala kong makilala kayo at ang aking magiging inaanak. Sagot niya. Nahalatang nanginginig ang boses. Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masasamang nilalang. Gusto lang naming magkaroon ng kumpare sa kabilang dimensyon. Balang araw, kapag naisin ang aming anak na manirahan sa mundo ng mga tao, ay may malalapitan na agad siyang ninong na katulad mo. Wika ni Bal, at tila guminhawa ang kanyang dibdib. Binigyan siya ng kasiguraduhan na mga ito na hindi siya sasaktan o abusuhin ng mga katulad nito. Abay, oo naman. Iyon lang pala eh. Walang problema. Sagot niya. Niyaya siya ng mga ito na pumunta sa harapan at magsisimula na ang seremonyas. Napagtanto din ako mayroon sa daigdig ng mga engkanto ay mayroon ding pare. Marunong silang manalangin ngunit hindi na mga ito itinataas ang mga kamay para purihin ang Panginoon. Ang tanging ginagawa ng mga ito sa buong oras ng pagmimisa ay ang humiling ng kapatawaran at maging katanggap-tanggap sa kaharian ng langit. Na siyang mahirap naman yatang mangyari dahil sa ayon sa aklat ng Biblia, ikalawang libro ni Pedro, Kabanata 2, versikulo 4, hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Sila ay tinapon sa impyerno kung saan sila ay iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Malinaw na tubig din ang simbolo ng pagbinyag, ngunit hindi iyon banal na tubig, kundi malinis na tubig mula sa kanilang malinis na mga batis. Sardin lang din ang mag-asawang Bal at Laria ginaganap ang seremonya. Kaya pagkatapos ng napakahabang panalangin, ay diretso kainan na. Nagdala kaya siya ng regalo, no? Hindi siguro. Sobrang daming pagkain ang nakahain sa bawat mesa. Sari-saring prutas at mga inumin. Takam na sana siyang lantakan ang nakahaing malapit sa kanyang harapan. Nang biglang hawakan ng kumpare niya ang mismong kamay niya, nadadampot na sana ng pagkain. Oops, huwag yan. Saway nito. Inilayo pa nito ang mangkok na iyon mula sa kanya. Maging ang iba pang nakahain na malapit sa kanya ay inilayo din.
Hiyang-hiya siya, lalo na sa mga bisita, kahit wala ang mga itong pakialam sa presensya na. At kahit tila hindi siya mga iyon nakikita ay pakiramdam niya, ay nakikinig at nagmamatsyag lamang ang mga ito sa kanya. Pasensya na kung pagbabawalan kita sa mga pagkain iyan. Pero kasi pag yan ang nakain mo, o saan man dyan sa mga pagkain iyan, tiyak na hindi ka na makakabalik sa mundo mo. Gusto mo ba yan? Tanong ni Bal. Mabilis siyang umiling. Isang baso na puno ng inumin ang inaabot sa kanya ni Laria, kasama ang isang peraso ng kakaibang prutas. Noon lang niya iyon nakita. Pasensya na, ito lang ang pwede mong kainin. Pero mabubusog ka kaagad nito, pangako. Saad ni Laria. Salamat at pasensya na. Hinging dispensa niya. Kami dapat ang humingi ng dispensa. Iba ang patakaran dito sa aming mundo. Kaya sana ay maintindihan mo. Tumango lamang siya at inumpisa ng kainin ang binigay sa kanya ng kumaring engkanto. Nakapikit siya ng kanyang mga mata habang ninanamnam ang sarap ng inumin na ibinigay sa kanya. Parang tubig lamang ito kung tignan dahil sobrang linaw. Ngunit kakaibang hagod sa lalamunan at hindi maipaliwanag ang aroma, tamis at linamnam na buong buhay niya ay noon lamang niya natikman. Pagkatapos ng kainan, ay nagsimula na ang inuman at sayawan. Naaaliw siyang pagmasdan ang mga naroon sa bilog habang nakipag-intakan sa saliw ng kakaibang musika. Nagpaalam ang mag-asawa dahil kailangan ng mga itong harapin ang iba pang mga bisita. Naiwan siyang mag-isa sa mesang iyon. Isang babaeng lumapit sa kanya. Malapad ang mga ngiti nito habang inaabot ang kamay sa kanya. Halika, sayaw tayo. Yaya nito. Sobrang lamyos ng boses nito. Nakakapighani. Hindi siya tumanggi at tumayo na rin ang akayin ng dalaga. Akala ko walang nakakapansin sa akin. Kanina pa ako dito ngunit para namang walang may nakakakita sa akin. Anya. Kanina pa ako nakatingin sa iyo mula sa likuran. Kaso ay sobrang hirap ka naman lapitan dahil aali-aligid sina Kuya Bal at Ate Laria. Ngumiti lang si Gomer. Dapat titig siya sa dalaga. Malumanay ito kung magsalita. Kakaiba rin ang angking ganda at halos mas matangkad ba ito kumpara sa kanya gayong nasa 5'7 ang kanyang tangkad. Habang nasa gitna ng sayawan ay nakipagkilala sa kanya ang babae. Ako nga pala si Hali. Ikinagagala kong maging kaibigan ka. Sana ay mas makilala pa kita. Wika nito. Ako rin. Ang saya ko dahil may nakilala kong isang magandang dilag. Kanina ko pa gustong itanong ang pangalan mo. Ako din pala si Gomer. Pakilala niya rin dito. Matagal ang kanilang pag-usap. Halos nakatitig lang siya sa dalaga habang nag-uusap sila. Kaya hindi na niya kailan pa malimot ang napakaganda nitong mukha. Paging ang boses nito ay umaalingaw-ngaw na rin at pamilyar na sa kanyang pandinig. Kahit gaano pa katagal bago sila magkita, ay hindi na niya ito malimot pa. Naputol lang kanilang pag-uusap ni Hailey nang tawagin siya ni Bal. Humingi muna siya ng paumanhin sa dalaga bago ito tinalikuran at lumapit kay Bal. Pinasok siya nito sa napakalaking bahay. Diretso silang naglakad patungo sa malawak na sala ng bahay kung saan ay naroon ang asawa at anak nito. Nandito na siya aking asawa. Tawag ni Bal sa asawa niyang si Laria. Napalingon ito at ngumiti sa kanya. May bit-bit itong isang maliit na kahon. Kulay itim iyon. At diretsyong inabot ni Laria sa kanya. Para saan po ito?
Tanong niya. Handog namin sa iyo. Pasasalamat dahil sa paunlak mong maging ninong ng anak ko. Wika nito. Nang buksan niya iyon, ay nagulat siya dahil isa iyong kwintas na may palawit na diamanteng itim na hugis luha. Kasing laki iyon ng inliliit, ngunit alam niyang milyon-milyon pa rin ang halaga ng bagay na ito. Bakit sa akin? Ang mahal nito. Sobra-sobra po ito. Ayos lang. Basta para sa'yo yan. Huwag mong iwala sa iyong katawan. Iyan ay pampaswerte sa buhay mo. Tsaka ilalayo ka ng kwintas na iyan mula sa mga ibang elemento. At saka pakiusap, huwag mong ibenta dahil nag-iisa lamang iyan. Bihira lang ang matagpuan ng diamanteng itim. Kaya iyan ang napili naming ibigay sa iyo. Bilin pa ni Bal. Halos hindi matapos ang pasasalamat niya dito. Matapos niya iyong isuot sa kanyang liig, ay sinabihan siya ng mag-asawa na umuwi na dahil tapos na ang pagdiriwang. Hindi niya alam kung bakit biglang naramdaman niya na lamang na tila iba ang ambiance ng lugar. Napagtanto niyang nakahiga siya sa ilalim ng puno ng balete. Sapo niya ang kanyang noo. Habang muling ipinikit ang mga mata dahil sa sobrang liwanag. Malinaw niyang naalala ang napakalaking mansyon kung saan siya huling naroon at naalala pa niya ang huling pangyari. Ang ibinigay na kwintas na mag-asawang engkanto. Tinignan niya ang kanyang kamay. Wala raw ng kwintas. Napabalikwas siya ng bangon. Napaisip siya na baka panaginip lang pala ang lahat. Ngunit parang totoo yon. Natulala pa siya saglit habang nag-iisip. Napatingala siya sa taas. Tansya niya ay mga alas tres na iyon ng hapon. Ginulugulo niya ang kanyang buhok nang may maramdaman siyang tila isang bagay na nakakabit sa kanyang leeg. Nang kapain niya iyon, ay napagtanto niyang iyon ang itim na diamanteng palawit ng kwintas na bigay ng mag-asawang engkanto. Ibig sabihin ay totoo ang lahat ng nangyari na malinaw pa rin naglalaro sa kanyang utak. Agad siyang tumayo para umuwi sa kanyang kubo. Hindi niya alam kung anong oras siya napunta sa mundo ng mga engkanto. Basta ang alam niya ay parang gabi iyon. Hindi lang siya sigurado. Pagkarating niya sa kubo ay naroon ang kanyang ama at ina, maging ang kapatid na babae. Paglingon pa lang ni Aling Pasita ay tila nakakita na ito ng multo. Sobrang nagulat nang makita siya. Ikaw yan, Gomer? Tanong ng kanyang ina. Opo, Nay. Bakit po? Kuya, akala namin patay ka na. May natagpuan kasi kahaban na bangkay sa tubuhan. Malapit lang sa ating lupa sa may bandang kanluran ng ating niugan. Naaagnas at di na makilala ang mukha. Tanging ang sombrero at puting damit lang na inakala namin ay pag-aari mo. Kaya ayun, pinalibing namin at pinangalanan ang lapida sa iyo. Mahabang kwento ng kanyang kapatid na bunso na si Ivone. Napatakip na lamang siya ng kanyang bibig. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sa mga ito o ano. Pasensya na anak. Akala talaga namin ikaw iyon. Bakit ka kasi nawala ng ganun katagal? Tanong ni Aling Pasita. Nay, isang araw lang akong nawala. Paanong ako agad iyon? Sa isang araw lang naagnas agad ang katawan. Anong isang araw? Mahigit isang linggo kang nawala. Sagot ng kanyang ina. Maging siya ay nagulat. Paano naging ganun katagal? Gayong isang gabi lang siyang naroon sa mundo ng mga engkanto. Napagtanto niyang isang oras mahigit doon ay katumbas na ng halos isang araw sa mundo ng mga engkanto. Bigla niyang naalala ang dalagang si Hailey. Hindi man lang niya nakausap ito ulit bago siya nakapagpaalam. At hindi man lang siya nakapagpaalam man lang sana ng maayos dito.
bago tuluyang nilisan ang mundo ng mga ito. Naglalaro sa kanyang balindataw ang maamo at magandang mukha ng dalaga. Paano niya kaya ito makikitang muli? Malalim ang kanyang pag-iisip kaya pinunaiyo ni Aling Pasita. Anak, Gomer? Bakit ba ang lalim ng iniisip mo? Sabihin mo sa amin, saan ka galing? Isang linggo kaming nag-alala sa pagkawala mo. Nay, maniniwala ba kayo kung sasabihin kong galing ako sa mundo ng mga engkanto? Ano mo naman nasabi, anak? Nanindig ang balahibo ko sa'yo, Gomer. Umayos ka. Tay, totoo po. Naalala niyo ang wika ni Lolo Fernando? Totoo yun. Naging ninong nga ako. At saka, nay, tay, ang bait nila sa akin. Parang ayoko pa nga sanang umalis dun eh. Kaso hindi ko alam ba't ako biglang narito muli. Kwento ng binata. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang, maging ang kapatid niyang babae, ay halatang natakot. Ngunit biglang niyang iniba ang usapan. Humingi siya na makakain dahil sa sobrang nagutom siya. Hiniling din niya sa mga ito na matulog muna siya dahil unti-unti siyang nakaramdam ng antok. Inayaan lang siya ng kanyang ina na makapagpahinga. Hindi ito umalis at siya'y siguro nitong nakabantay ito lagi sa kanya. Kung lalabas man ito ng kubo ay inihabili naman siya nito sa kapatid niyang babae. Ayaw nang mawala sa paningin ni Aling Pasita ang anak. Natatakot itong baka kunin na ng tuluyan ng mga engkanto ang anak na binata. Lumipas ang ilang buwan. Tila wala namang paramdam ang mag-asawang engkanto. Naisa na niyang makita hindi lang ang mga ito, kundi ang nakilala niyang si Hailey. Hindi na niya ito malimot pa. At tila hanap-hanap na lagi ito ng kanyang mga mata. Ngunit wala namang paraan para makapunta sa mundo ng mga ito. Kung alam lang niya ang daan patungo roon, ay kahit araw-araw pa niyang lalakbayin iyon, makita lang ang nakilalang dilag. Habang nakahiga sa papag ng kubo, ay nakatingin siya sa labas ng bakuran. Isang babaeng pamilyar ang dumaan. Patungo iyon sa malaking puno ng kahoy sa gilid ng balon. Nakaputing saya at mahabang buhok. Hindi siya maaaring magkamali. Si Hailey iyon. Kaya halos mapatalon siya sa kanyang kinaupuan. Patakbo niya itong sinundan habang sinisigaw ang pangalan nito. Hailey! Sigaw niya. Hindi ito lumingon. Ngunit tumigil ito sa paglalakad sa mismong lilim ng malaking puno. Hailey, alam kong ikaw yan. Kausapin mo ako. Aniya, habang nasa likod nito. Unti-unti itong lumingon at nginitian siya na matamis. Naalala mo pa rin pala ako. Nakangiting sambit nito. Bakit naman hindi? Walang araw na hindi kita naalala. Iniisip ko kung paano makabalik sa inyong daigdig upang muli ay makausap kita. Talaga, Gomer? Gusto mo ako makausap muli? Oo. Simula ng gabing iyon, lagi ka nang nakatatak sa aking isip. Nais kitang ligawan at makasama habang buhay. Pero isa akong engkantada, alam mo iyon. Magkaiba tayo. Siguradong hindi mo gugustuhin na mawala sa mundo mo para lang sumama sa akin sa aming kaharian. Kahit saan ako dalhin ang kapalaran, basta kasama ka, Hailey, wala akong pakialam. Tuwang-tuwa ang dalaga nang marinig yon. Niyaya siya nitong sumama sa kanila upang ipakilala sa kanyang angkan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na sumama. Tila tumagos lamang sila sa malaking puno ng kahoy. Ngunit pagdating sa loob, ay isa na iyong napakalaki at magarang bahay. Napakalinis ng loob. Ang malaking bahay ay yari sa bato, ginto, kristal at muebles.
Kita mula sa loob na ang ganda ng tanawin sa labas ng bahay. Malaparaeso ang ganda ng labas dahil sa nagaganda ang bulaklak na makulay at berdeng damo na puno ng mga paro-paro at kung ano-ano pang nagliriparang insekto na malayang dumadapo sa mga nakahilerang bulaklak at mga halaman. Nagustuhan mo ba dito? Tanong ni Hailey. Sobrang ganda ng lugar niyo, Hailey. Napakatahimik at napakalinis. Oo. Malayong malayo ang pagkakaiba sa mundo niyo. Kasi maraming abusadong tao doon. Sinisira ang mga natural na ganda ng paligid. Kaya madalas galit ang inang kalikasan. Kaya maraming kalamidad ang nangyayari. Dito sa amin, walang ganon. Mahal namin ang inang kalikasan. Kaya bawat pananim at mga nilalang o alagang hayop ay mahalaga. Alam mo bang, sa darating pang mga taon, mga 2020 o mga 2030, maraming kalamidad ang mga darating na mas malalakas dahil sa galit ng kalikasan na sinisira ng mga tao. Dulot ng mga tao rin na nasisilaw sa pera at mga sugapa sa kayamanan. Kaya kami mga diwata ay natutuwa sa inyo mga isa mga magsasaka dahil may malasakit kayo sa ating mga kapaligiran. Mahabang litanya nito. Tahimik lang si Gomer. Totoo naman. Kaya maraming bagyo ang dumarating taon-taon, lindol, pagbaha, at kung ano-ano pa mga kalamidad. Dahil rin sa pagiging abusado ng mga tao sa inang kalikasan. Osha, halika na sa kusina. Kanina pa tayo dito nakatingin sa labas. Huwag kang mag-alala. Kapag maipakilala na kita sa mga magulang ko, ay ipapasyal kita sa labas. Para naman malayo mong mahawakan ang mga nakikita mo ngayon sa malayuan. Pukaw nito sa kanya. Sabay hila patungo sa sinasabi nitong kusina. Nalaman niyang nag-iisang anak lamang si Hailey ng mga magulang nito. Kaya sobrang mahal ito ng mga magulang. At binalaan siyang huwag na huwag lukuhin si Hailey dahil madali lang sa kanilang kumitil ng buhay sa maraming paraan. Handa ka bang kumain kasama namin? Kaya mong kumain ng aming mga pagkain? Tanong pa ng ama ni Hailey. Opo, sagot niya. Alam mo ba kung anong mangyayari sa iyo oras na makakain ka ng mga pagkain ganito? Sabay turo sa lahat ng mga potahe na nakahanda sa mesa. Minsan na po akong pinagbawalan ng aking kumpare ng engkanto. Huwag kumain ng mga handa kagaya nito. Dahil hindi na ako makakabalik sa aming mundo. Pero wala na akong pakialam ngayon kung hindi man ako makakauwi pa. Ang nais ko ngayon ay maikasal kay Hailey. Dahil gusto ko siya makasama habang buhay. Buong tapang nasagot niya. Sobrang saya ni Hailey. Ibig sabihin na Gomer, handa siya nitong samahan habang buhay. Alam mo bang sa pagkain mo na mga nakain sa mesa, ay magiging immortal na rin ang iyong katawan? Pareho ng sa amin. Saad ni Hailey. Hindi ko pagsisihan ang lahat ng ito, mahal. Anya. Salamat, mahal ko. Makakasama na kita rito habang buhay. Ani Hailey. Samantalang halos mabaliw ang ina niyang si Aling Pasita. Tatlong araw na siyang hindi nagigising at kahit anong gawin nila ay napakahimbing ng kanyang tulog. Nang umabot na ng isang linggo na hindi siya nagigising ay nagdesisyon na si Aling Pasita na tumawag na ng albularyo para puntahan at patignan siya. Paumanhin, Pasita. Pero hindi ko na kayang pabalikin si Gomer sa katawan niya. Ani ng matanda. Bakit naman po, Lolo? Pakiusap. Kahit magkano handa akong magbayad, magising lang ang anak ko. Pagmamakaawa ni Aling Pasita. Sumama na siya sa mundo ng mga engkanto
Nakakain na siya ng pagkain na kahain para sa kanya. Wala na akong magagawa pa. Paliwanag ng matanda. Laglag ang mga balikat ng ginang. Wala siyang magawa kundi ang humagulgol sa harap ng katawan ng anak. Kahit anong pag-iusap niya rito na gumising na ay walang reaksyon ito. Nang magpa siya ang asawa nitong si Mang Simon, na ilibing na lamang ang katawan ni Gomer, ay hindi ito pumayag. Nagmamakawa itong huwag galawin ang katawan ng binata. Umaasa pa rin ito na babalik si Gomer. Umihinga pa ito kaya hindi nawawala ng pag-asa si Aling Pasita. Ngunit umabot na iyon ang buwan. Sa huli ay sumuko na rin ito at pumayag na nailibing na ito. Masakit sa parte ni Aling Pasita ang pagkawala ng anak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay masayang namuhay ang binatang anak sa minamahal nitong engkantada na nasa kabilang dimensyon ng daigdig. Tuluyan man itong nawala ng komunikasyon sa kanila, mananatili itong buhay bilang immortal, kasama ang babaeng pilit nitong makasama habang buhay. Sa mundo ng mga engkanto naman, ay masayang ipinagdiwang ang kasalan nila Gomer at Hailey. Maraming panauhin ang tumalo at naging sakse sa kanilang pagiging isang dibdib. Kasama ang mag-asawang Bal at Larya, ang mga magulang ng kanyang inaanak na engkanto. Sobrang napasalamat si Gomer sa mag-asawa. Kung hindi sa mga ito, ay hindi niya nakilala at natagpuan ang babaeng na isyang makasama habang buhay. Pagkalipas ng isang taon ay nagkaroon ng isang magandang sanggol si na Gomer at Hailey. Sobrang tuwa niya dahil magiging tunay na siyang padre di pamilya. Sobrang pasalamat niya kay Hailey. Dahil ito ang bumuo ng kanyang pangarap sa buhay. Naging masagana at masaya ang lahat dahil sa buhay na ipinagkaloob ng asawang engkanta sa kanya. Nakiusap siya sa asawa na dumalaw sa kanyang ina para makausap ito. Naisa rin ni Gomer na ipakilala sa ina ang kanyang napakagandang anak. Umayag ito kaya sabik na siyang makausap at mayakap ang ina. Naging emosyonal nga ito nang magkita sila. Sobrang tuwa tila ayaw nang tumigil sa paghalik sa iisang apo nito. Nakiusap pa itong huwag nang umalis muli at doon na muling tumira. Ngunit ipiniliwanag ni Gomer na iba na ang kanyang mundo. Na kapag magtatagal siya sa mundo ng mga tao, ay maaaring mawala siya. At tuluyan na siyang mawala ang kaluluwa. Nangako lang siya dito na laging dadalaw kapag may pagkakataon. Naaawa man siya sa ina, ay wala siyang nagawa. Dahil iba na ang mundong ginagalawan niya. Nagising si Aling Pasita na mugto ang mga mata kakaiyak. Matagal pa bago ito gumising nang yugyugin ito ni Mang Simon. Kinukwento ni Aling Pasita na nakausap niya ng matagal ang anak na lalaki. Parang totoo yon at handang tanda pa niya ang mukha ng batang babae na ipinakilala nitong apo niya. Napagtanto niyang totoo ang sabi ng albularyo na nasa daigdig na ng mga engkanto si Gomer. Tanging hiling na lamang ng ginang. Kaya ang sana lagi siyang dalawin nito kasama ulit ang kanyang apo. Sa paglipas ng mga taon, ay unti-unti niyang natatanggap na wala na sa buhay nila si Gomer. Mananatili na lamang alaala ang araw na kasama nila ito, lalo na noong kabataan pa lamang nito. At simula noong natanggap nila na wala na si Gomer sa kanilang buhay, ay dito na halos buwan-buwan, nakakakita ng ginto ang mag-asawa. Nung una ay maliit pa hanggang sa lumaki ng lumaki. Dahil din sa mga gintong ito, ay nagkaroon sila ng yaman. Nagkaroon ng iba't ibang negosyo at mga lupain. Nagkaroon ng mga tubuhan. Sadyang maraming kababalagan itong daigdig. Maraming hiwaga na sadyang mahirap ipaliwanag. Maging bukas lamang ang isipan.
Respeto sa paniniwala ng iba at maging maingat sa lahat, lalo kung hindi pamilyar ang nakakasalamuha mo. Wakas! Ipapaalala ko lang po sa lahat ng nakikinig na next week na po ulit tayo mag-upload, ha. Maraming salamat.